Center Island daw sa isang kalsada sa Quezon City. Ginawang taniman ng mga gulay. Aba, hindi naman kaya nakakaabala sa traffic, Miss Liza. Morning. Kabayan! Hi, kabayan! Good morning na ko. Sige, isusum up natin para makita po ninyo. Hindi sa Gabal, no, itong ginawang urban garden na Center Island, itong ating mga grupo ng mga tricycle drivers sumout dito pa, sa Maharlika Street sa Quezon City. So, sumout pa, walang makita. Kuya Mike! Kuya Mike. Layo ka pa lang konti para makita ni kabayan ka. Daw. May paakay naman siguro. Ayan, Kuya Mike. Ayan. Ayan. Okay. Ayan, kabayan. So ito, yung mismong Center Island. Oh. Nako, kabayan, kantahin natin ang bahay kubo. Mga gulay po doon, tampok dito sa ating Center Island. So meron tayong mga may talong, may bataw, sitaw, patani. Meron tayong mga daw ng sili. Papakita ko lang, kabayan. Ayan yung sili natin, kabayan, no? Tapos meron bunga tayong na talong dito. Gagalawin ko lang po. Ayun, may bunga na, kabayan, no? Oh. Ayan. Tapos meron tayong oregano. So may medicinal plants din tayo dito. Meron po tayong iba't ibang klase pa po na kamote, at iba pa pong klase ng mga halaman, bandaroon, kabayan, no? So ayun po dito sa mga tricycle drivers na nagtanim dito, inumpisan po nilang alagaan ang kanilang urban garden noong pong 2020. 165 tricycle drivers ang nakikinabang dito ngayon. At labi silang kinatutuwa, kabayan, na nagbubunga ito, lalo na mataas ang presyo ng produktong petrolyo, mataas pa ang presyo ng mga bilihin. At para nga po magbigay pa ng karagdagang detalye para malaman natin paano pa ba nila napapakinabangan, no, itong klase ng urban garden nila, kasama ko po mismo ngayon ang presidente ng TODAS, 18 years na po siya presidente dito, at siya rin po ang isa sa mga araw-araw matyagang nagdidilig, no, kabayan, dito sa ating urban garden, si Tatay Arthur. Tatay Arthur, para po sa programa ni Kabayan Noli De Castro, live po tayo ngayon. Bali, Tay, paano nyo naumpisan itong urban garden na ito? Ano po ang naisip ninyo, buti nagtanim kayo ng ganitong klase ng mga halaman? Ayan po, kasi yan, simula nung pandemic, wala akong magawa, mahina ang biyahe. Kaya yon, nagtsaga na lang akong magtanim-tanim para doon sa mga kasamahan kong driver na hindi na sila bibili, pipitas na lang. Nung meron na tulad ng talbos ng kamote, ang dami dyan. Kaya para maibisan naman yung kunting ano namin, para mimitas na lang sila. Ay, hindi na sila, sayang yung pera ibibili nila, may iipo nila. Kaya yon, sabi ko, magtsaga na lang kami magtanim. Kaya pinagamit sa amin tong Center Island na to para mapakinabangan. Tulad pagtatanim ng talong. Yeah. Ano-ano pa yung mga halaman niyo, sir? Yan, gabi. Yan, marami diyan. Yan. Meron dating ano yung ano, natuyo na nga lang yung ano ko eh. Kasi summer ngayon, medyo natuyo ilan sa mga pananim ninyo. Opo. Tubig. Opo. Bali, sir, ilan po kayo nakikinabang dito sa urban garden? Tsaka ito lang bang Center Island ang pinagtaniman ninyo sa lugar? Ayun po. Ayun, isa ng kabila doon. Sa akin pong harap, sir. Sir, sa akin pong harap. Doon sa kabila, meron din yung gabi doon at saka yung kamuting kahoy. Minsan, kaya lang, ang kamuting kahoy, umaabot ng 7 na buwan bago namin anihin. Opo. Na ano yan. Opo. Yun lang. So, balilasan lang po natin na question, sir. Ano po ang mensahe nyo para sa mga kababayan natin? Kasi pag sinabing Maynila, panay semento lang, ayaw nilang magtanim. Ano po ang masasabi nyo sa kanila para mahikayat ang ating mga kababayan mag-urban gardening? Yan po, ang panawagan ko lang naman po, kung mayroong kunting bakanting lote, taniman nyo para hindi na kayo bibili sa pupunta pa ng palengke, bibili. Kahit na papan yung talbos ng kamuti, number one yan sa atin na pansahog. Yan naman, kahit maliit lang na ano, taniman nyo para magkaroon. Para maibisan naman yung kunting ano natin sa pandemic. Meron kayo na mapipitas, meron kang maiulam. Yun lang naman po. Alright, maraming salamat po sa oras nyo. Tatay Arthur, mabuhay ka. Sabi nila, kabayan, kapag ikaw may tinanim, ikaw ay may aanihin. Bukod pa ka dito sa Center Island na ito, nasa gilid ko pang iba pa sa mga gulay nila dito sa Quezon City, kabayan. Yes. Balik sa'yo. Thank you. Si Miss Liza Aquino, yun, timo, mga tricycle driver, hindi na umaasa sa pahingihingi. Sila ang gumagawa ho ng paraan.